Okay, paano payout niyan, sir? Sabi, di ba? Okay, ganito po ang payout. Una, dapat meron kang komisyon. Alright? Walang ipe-payout kung wala kang komisyon. Okay. So ngayon, pupunta tayo dito sa livegood.com. Alright? Login, nag-login na ba ako? Ayun, nakalagin ako, Fernan Santiago, no? And then, nakita nyo to, my earnings. Click nyo yung my earnings. My earnings. Then, click nyo to, select your payment option. Ito yung bank transfer, ha? Pag gusto nyo sa banko pupunta yung commission nyo, click natin. Select your payment option. Pag-click nyo ng select payment option na yan, okay, yung Philippines, kung wala sa Philippines yan, no, ilagay mo sa Philippines country, kung anong country ka. And then submit mo. Pagka-submit mo, piliin mo yung option 1. Ayan po ang payout natin. Ang nagsiserve, ano yan eh, third party yan eh, Global E-Wallet, hindi na po si Livegood yan. Kahit sa mga insurance yan na nagsiserve, Global E-Wallet, powered by iPayout. Yan po. Okay? So, i-click mo yung payment option, then save, meron kang marireceive na email. Yung email na yon na marireceive mo, may isesend sa'yo na username and password from Livegood Global E-Wallet. Kung nakikinig ka, mag-login ka doon. Pagka-login mo, meron kang kailangang mga sagutan. Anong banko mo, zip code, bank code, everything. Pag nasagutan mo yon, sa bandang huli nun, meron kang kailangang isubmit na ID. Una, government ID na malinaw. Pangalawa, yung bank statement mo o kaya naman bank certificate na nakasaad doon na banko mo yan. Nadudun din yung kung anong banko, kung BPI ba yan o Union Bank ba yan. Tsaka yung pangalan mo nandudun. Pagka-approve po yun, magme-message sa inyo ang Global E-Wallet, Livegood Global E-Wallet. Sasabihin sa'yo, successful. Kung successful na po, in 2 to 3 days, anumang commission ang papasok sa iyo, dediretso sa banko mo. Gagets yun na. So, yan ang isang commission, no, payout natin. Ngayon, kada payout na ganon, merong $5 na kalta si banko. Tapos si Global E-Wallet, kada transaction, $1. Tapos, depende yung palitan ng dollars. Minsan, mababa palit ni banko eh. Ito yung best. Okay, ito pa pala, pangalawa, cryptocurrency BitPay. Maraming gumagawa niyan, yung mga sanay sa crypto. Ang maganda kasi sa crypto, halos walang ano, no, walang bawas. Peer-to-peer transaction 'yan eh. Pag malaki na yung income natin, lalo na yung mga laging tinatanong, hindi ba tayo maa-AMLA, ganyan ganyan. Walang AMLA rito kasi unang-una, ang AMLA hindi alam kung saan nanggaling yung pera mo, ba't ka nakatanggap niyan. Tayo, meron kang patunay. Connected ka kay Livegood. Si Livegood ang nagpapadala ng pera sa'yo. So, hindi po AMLA tawag doon. Nag-get nyo? Pero kung dahil ayaw mo na nakikita ng banko na malaki po mapasok sa'yo, papasukin mo sa cryptocurrency. Ganun ka-advance si Livegood. Okay? Marami dito. Ganyan nakaset up yung commission nila. You got it? Okay? Ayan. So, $60 po yung ano, ha, a minimum pagka nag-ano ka ng commission. Naglalabas ka ng commission. So, ito yung the best, pangatlo. Click my earnings. Ito ulit tayo sa my earnings. Lahat kayo na nakikinig dito, lalo na yung mga bagong sali, please, iset up nyo to. Click my earnings. Ayan. And then, i-click nyo tong transfer commission to credit wallet. I-click mo yan. Pagka-click mo yan, ayan, tatlo yan. Mamili ka. Doon ka sa ilalim. I would like to credit all my commission, all my earnings to my credit wallet. Diyan mo ilagay yan, yung kulay blue na yan. Alright? Kasi pagka unang bukas mo yan, nandun yan sa ibabaw eh. Dito sa do not credit any of my earnings eh. Lagay mo dun sa ibaba. And then, i-click mo yung save. Save. Pag-click mo ng save, lahat ng commission mo sa Friday, kung meron kang mga na-close, kahit ilang tao yan, pupunta sa credit wallet mo yan. Ano ang power na nasa credit wallet? Pag nasa credit wallet, magkakaroon ka ng icon na ganito. Ayan, oh, credit wallet. Yan. Pag wala kang credit wallet na laman, wala kang credit wallet. Pag may laman yan, meron kang icon na ganyan. Kahit ang laman yan, $1 lang. Meron kang icon na ganyan. Pwede tayo mag-peer-to-peer transaction. Halimbawa, si Peter, meron siyang $100. Gusto niyang gawing pera, ita-transfer niya sa akin. Okay?
Ang gagawin niya lang, okay? Ang gagawin niya lang, click niya lang yung credit wallet. Click niya lang yung credit wallet. Okay? Tapos, ilagay niya rito yung ID tsaka username ng taong gusto niyang pagbigyan. Yan. Lalagay niya lang dyan. Alright? Pag nilagay mo yung ID tsaka username, palitan mo tong order product or pay membership. Gawin mong transfer credit. Ayun, transfer credit. Then click continue. Pagka-click mo ng continue, hindi ito magtutuloy kasi wala akong nilagay na ID, no? Oh, unless merong gusto na ano, ng $1, papasahan ko. Okay, click continue. Tapos nun, pagka-click ng continue, ilalagay mo na kung magkano yung amount na ita-transfer mo. $100, halimbawa. Okay? And then, issue credit wallet, i-click mo yon. Pagka-click nun, lalabas yung pangalan ng taong bibigyan mo. Pagka na lumabas, confirm siya yon, i-issue mo na. And then, okay na. Tapos na, nasa kanya na. Tapos, ma-check mo dito yan sa credit log. Lahat ng transaction mo. Kaya hindi ka mawawalan dito. Merong report. Ito, nakita nyo to, credit log. Oh, click ko ha. Credit log. Ayan, oh, lahat ng transaction meron dyan. Oh. Yan, kung paano lumabas at pumasok ang mga credit wallet mo. Nandiyan dyan po lahat.